Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. So, sa araw na ito, so na-check natin yung ating gulong, hindi po pantay ang pudpud. So ibig sabihin po niyan hindi po naka-align. So yan po yung gagawin natin ngayon. So nabili ko po yan 5 months ago. Pero ang nangyari, hindi pantay yung pudpud. So mas napupudpud itong kabila. I-align po natin yan ng mano-mano. Dahil nga po nagtitipid tayo sa labor. At kaya naman ito. At nakita naman natin sa manual ang procedure kung paano sundin ito. So yan mga kaibigan, i-align po natin yan. So gagamit po tayo ng lubricant. Gagamitin natin itong lubricant. Then ito lang po yung mga simple na tools natin. Close wrench na 17 at saka 19. So yan mga kaibigan, ang atin pong pag-a-adjustan, ito, yung camber po yan. Yan mga kaibigan, camber bolt, kabilaan po yan. Ando naman sa kabila yung isa. So yan muna ang i-adjust natin. At pagkatapos po nyan ay yung toe in. So okay, andito tayo sa loob na sulok. Yung toe-in naman natin mga kaibigan, ito po yun. Dito sa ating link. Yan mga kaibigan. So, sa lancer po ito. Lancer itlog. So, yan po yung luluwagan natin mamaya. Hindi ko na ako may papakita sa inyo yung pag-video dyan. At doon, yung detalyadong paggalaw ko po dyan mamaya mga kaibigan.
Okay, so mga kaibigan, na-discover ko po na ang ikinabit ng napakagaling na naunang naggawa ay lost thread na bolt. So pinalitan po natin yan. So kung hindi ko po kinalikot yan ay di ko ma-discover na lost thread na pala ito. So ang bilis-bilis kong patakbo, ginamit kung saan-saan, buti na lang at di bumigay yan. So yun mga kaibigan, isang advantage sa pagkalikot ko. So yan mga kaibigan, yan po yung basihan natin sa pag-a-align. Yan. So yan mga kaibigan, so una natin ginalaw itong camber. Yan po yun mga kaibigan. So binalik lang natin sa stock. Ilagay natin sa 0 degree. Dahil yung naunang may-ari po niyan ay iba yung setting. So binalik lang natin sa stock. So 0 degree. So yan po yun mga kaibigan, yung camber. So naset na po natin yan sa 0 degree. Ngayon naman dun po tayo sa toe. Ito pala, ito yung sa camber, camber adjustment bolt. Yan o. So naka 0 degree yan. Ngayon
Ngayon ay doon tayo sa 2. Yun po yung ginagalaw ko doon sa may sulok doon sa doon sa part na yun, yung part na yun medyo hindi nakita. Basta itapat lang natin yung gatla doon sa gatla ng camber bolt doon sa gatla ng pinagkakabitan. Ibig sabihin po nun, naka 0 degree. So yan ho mga kaibigan. Alright guys, yan yung gawa ng ating pag-align. So napakahirap dahil mano-mano lang po yan. So yun po, at your own risk nga. So dahil hindi pa tayo, wala pa tayong pang pa align talaga, so pansamantala para lang ma-lessen yung pag mabilis ang pagkapudpud ng ating gulong. So ang ginawa ko po ay nag-adjust po tayo dito sa ating link. May camber po dyan o may bolt po dyan na in-adjust natin. Yan po. Yan po mga kaibigan, kung makikita nyo po yun, yung sa kabila. At your own risk. So ang sa akin lang naman po ay para lang ma-lessen yung pagkapudpud, mabilis na pagkapudpud ng aking gulong. So yun po mga kaibigan, sa nais po mag-DIY dyan. At dahil ganun nga ang nangyari sa gulong at wala pa tayong pampa-align, dahil lang alignment po ay 1,300, computerized po yun. Pansamantala lang naman po yan. So yun mga kaibigan. Alright guys, so ito po yung resulta ng ginawa natin. Pag-align doon sa likod ng mga gulong, wala namang ganong nagbago. At di rin naman kumapit tong ating manibela. So ganun pa rin. Kaya okay naman siya. Tapos sinilip ko yung alignment harap likod, magkabilaan. Mas umokay siya kaysa nung nakaraan. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. At mag comment lang po kayo, mag like kayo. At lahat po ng questions at suggestion ninyo ay ibigyan po natin ng pansin yan. Maraming salamat po.